Katrina, ilan ang mga Pinoy na dumating at kumusta naman ang kanilang kalagayan? Bernadette, 16 na overseas Filipino workers at isang buwang gulang na sanggol ang lula ng repatriation flight na lumapag dito sa NAIA Terminal 3 kaninang hapon na nagmula pa sa Tel Aviv. Ayon sa Department of Migrant Workers ay may isang Pinoy na lulan din sana ng naturang flight ang kinailangang panandalian munang maiwan doon sa kanilang stopover sa Abu Dhabi matapos tumaas ang kanyang presyon at hindi muna pinayagang bumiyahe ng doktor. Ngunit inaasahan na maisasakay din siya sa naturang o sa panibagong flight kapag nakakuha na ng medical clearance. Bernadette, nakapanayam natin kanina ang ilan sa mga OFW na kakauwi lamang mula sa Israel at bakas sa kanila ang tromang dinanas sa biglaang pag-atake ng Hamas. Si Maylene Rivera na nasa 5 kilometro lang ang layo ng tinutuluyan sa Gaza border, naluluha at nanginginig pa rin habang kinikwento kung paano sila nagkulong sa bomb shelter na walang pagkain at walang tubig. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal ko kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako, doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin, mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa o hindi na. Sinabayan ko lang po ng dasal. Yan po yun. Hanggang sa dumating po yung rescue team sa amin. Bernadette, si Kathleen Tolentino naman na trauma na rin sa sunod-sunod na silbato ng Iron Dome, isang selyales na may missile na naman na maaaring tumama sa kanilang komunidad sa Tel Aviv. Traumatic po yung sound para sa akin, kaya po naisipan ko po uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki, pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Bernadette, nakaabang dito sa NAIA ang psychosocial services mula sa DOH at sa DSWD. Ayon sa pamahalaan, sa Tel Aviv pa lamang ay nakatanggap na ang bawat OFW ng nalula ng naturang repatriation flight ng tigfa $500. At pagdating naman dito sa Maynila ay idiniretso sila sa VIP lounge para tanggapin ang 50,000 pesos mula sa DMW, 50,000 pesos mula sa OWA at ilang assistance at livelihood packages mula sa DSWD. Because they're leading the assistance, yung assistance to individuals in crisis situation, that's a range of 15 to 20,000 depending on the situation ng individual, yung family component niya. As well as we're going to give them livelihood grants, gagamitin natin ulit yung sustainable livelihood program natin. Samantala, may isa pang repatriation flight na may lula naman ng 14 na OFWs ang nakatakdang umalis sa Tel Aviv ngayong araw at inaasahan na darating dito sa Pilipinas bukas o kaya naman ay sa Biyernes. Nilinaw ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na sa ngayon ay halos 80 sa 137 na Pilipino na stranded sa Gaza ang nagsabi na gusto na nilang umuwi sa Pilipinas at naghihintay lang sila kung kailan bubuksan ang Rafah border para makapasok sa Egypt. Wala pang bansa nakapag-repatriate ng kanilang mga mamamayan from Gaza. Ganun pa man, handa yung ating embahada sa Cairo. At least 78 have indicated na gusto nilang, well, they're ready at any time, no? So, iniintay lang natin na mangyari ito. Ang sabi ng Israeli ambassador na be ready anytime. Kasi pag magbukas yung corridor, it will be hindi yan permanent. Ayon sa DFA ay inaasahan rin na pag-uusapan ang issue at ang mga posibleng solusyon kung paano maililigtas ang mga foreign nationals na naipit sa gera sa Gaza sa darating na pagpupulong ng ASEAN at ng Gulf Cooperation Council na gaganapin sa Riyadh na siya namang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas hanggang sa Biyernes. Bernadette. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.